Sisimulan ng talakayin ng House Committee on Legislative Franchises ang mga nakabimbing panukala para sa renewal ng prangkisa ng broadcast giant na ABS-CBN. Ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano, isasagawa ang meeting ng komite sa araw ng Martes, March 10, ganap na alauna ng hapon. I'd just like to announce that Chairman Chicoy, as Chairman of the Committee on Legislative Franchise, released a notice today that on March 10, 2020, in the Belmonte Hall South Wing Annex, we will be taking up the 11 bills concerning the ABS-CBN Corporation renewal of franchise. Inimbitahan ayon sa House Speaker ang mga opisyal ng National Telecommunication Commission o NTC upang masiguro ang pagbibigay ng regulatory body na provisional authority upang makapag-ere ang Lopez-led Broadcast Corporation. The agenda states three items: opening remarks by the chairperson, briefing on the ground rules of the hearing, and instructions to the National Telecommunication Commission. Paliwanag ni Cayetano, hindi nagbabago ang stand ng Kamara na kaya hindi pa nila tinatalakay ang renewal ng prangkisa ng broadcast giant dahil sa marami silang mas importante mga panukala na pinag-uusapan. So hindi po nagbabago ang Kongreso sa statement po namin na masyado po kaming busy at mga urgent at importante ito. Kaya po kami magkakaroon ng first meeting there. There are three reasons. One, i-re-announce lahat ng pro at anti, mag-submit na kayo ng position paper. Number two, para malinaw sa NTC na pending sa committee at tine-take up na ng committee, so wag nilang papatayan ng ilaw, ika nga, or grantan nila ng provisional authority. At pangatlo, na ito po ay gagawin ng ating magaling na chairperson, yung ground rules, ayaw natin maging circus. Ayaw natin po na maging bull session ang hearing. Ibig sabihin, lahat ng may sama ng loob sa ABS, yun ang gagawin. Ayaw din naman natin maging sipsipan na forum. Apila naman ni Cayetano sa mga pro at anti-ABS-CBN franchise, isumite ang kanilang mga position paper. Ito anya upang maging maayos ang magiging pagdinig. Ang pakiusap ko sa lahat ng pro at anti is before we reconvene in May, nakapasok na lahat ng inyong position paper dahil si chairman ang magsasabi, aside from the opening statement ng ABS, kung paano ang pagsunod-sunod ng mga issues. Sabi naman ni Palawan Congressman Franz Alvarez, pinuno ng komite, hindi pa formal na hearing ang kanilang gagawin. Dito anya ilalatag lamang ang mga rules na magiging batayan sa mga gagawing pagdinig. Posible namang isagawa ang formal na hearing sa Mayo sa pagbibilik ng sesyon ng Kamara matapos ang kanilang Lenten break. Merong 11 panukala na kabimbin ngayon sa Kamara upang palawigin ang prangkisa ng broadcast network na mapapaso sa Mayo. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na Binibenta. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.